sa lahat ng viewers ni Makmak Pablo, kumusta na kayong lahat dyan? At pray lang, kaya natin ang laban. O sa lahat ng mga viewers, mega shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. Saan sulok man kayo ng mundo. Long live. Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back po dito sa akin channel. At nako, ito ang ating pag-uusapan. Tiktik! Yan, so kilalang kilala nyo naman yung page na Tiktik sa Facebook na yan. At ito nga si Joe Endayas Desagun or Joel Endaya Desagun ang nagme-maintain ng channel na yan. At nako, itong tao na ito, ito pala yung dati, naalala nyo ba yung umakyat kami sa live ni DJ Byron, yung pumunta ako sa live, tapos nandoon ang Laser Vision Team, ito pala yung tinutukoy nila na nakadisgrasya o kumbaga parang nakaagrabyado ng isang tao. Ito pala yung taga Calaca, Batangas na medyo ano daw po ito, medyo nakakatakot daw itong tao na ito dahil lagi daw po itong may dala-dala. Ayan. Kayo na po bahala kung ano yung dala-dala niya. Basta lagi daw itong may dala-dala. Ayan. Pinasa po sa akin ng isang netizen ang picture niya. Yung photo niya. Na noong hindi pa siya United Tangengot Warriors o kumbaga hindi pa siya nagpapalit ng pangalan. Ngayon ang pangalan niya sa Facebook daw ay Marcos na rin. So, alam niyo po, ito ay isang pagpapakita lamang o pagpapatunay na bulok ang sistema sa ating bansa. Sa ating bansang Pilipinas. Bakit bulok? Biruin nyo, mayroong isang tatang mehorada na nagtatago sa batas na kinakanlong ng UTW, ginawa pang chairman ng United Tangengot Warriors, tapos mayroong isang Inday Marie na katakot-takot din ang kaso daw. Naku, marami daw din tong kaso. Tapos, eto pa, dumagdag pa tong Joe Endaya Desagun na ito. Naku, mga... So, etong tatlong ito na kumbaga nasa loob ng bakura ng UTW, kahit sabihin pa nilang hindi na yan UTW si Inday Marie, UTW pa rin naman yun eh. Madali namang sabihin hindi. Hindi UTW, pero lagi pa rin nilang nakakasama sa mga live, lagi pa rin nilang kasama sa pagbira. So, etong taong ito, itong mga anti-FLM na ito, ito yung mga kumbaga... may mga baltek. Yan, mga may ano na, may mga tama na. Yeah po. So, dito kitang-kita na bulok talaga ang sistema sa ating bansa pagdating sa ganyang mga kasuhan. So, ngayon po. Ngayon na lumabas na itong may-ari ng Tiktik na ito na pinangalanan din ni Balico. Kay Balico galing lahat yan eh. Actually, talagang kay Balico nga namin nakuha yung pangalan na Joe Endayas Desagun o Joel Endaya Desagun na yan. Doon galing lahat kay Balico. Hindi natin masisisi si Balico kung yan naglalabas na ng mga impormasyon sa kanyang itinatag na UTW. Diba? Parang alam nyo, ito nangyayari kay Balico eh. Siya ang nagsaing, iba ang kumain. Ngayon, sino ba ang mga nasa UTW? Yung mga baguhan. Yung mga nagmamagaling, yung mga nagmamatalino. Yan ang mga natira dyan. At ako po, medyo mahirap dyan sa grupo na yan. Alam niyo po kung bakit. Kasi kapag ang lahat ng tao ay nagpapanggap na matalino sila, lahat sila ngayon ay tama. Hindi mo pwedeng kontrahin yung mga yan. Kasi matalino nga sila sa isip nila, matalino sila. Kahit na mukha silang mga bugok, kahit na mga mukha silang mga demonyo sa kanilang mga live, ang tingin nila sa sarili nila ay mga matatalino. So, etong mga taong ito ay mahirap makasama. Kaya, mag-ingat-ingat yung mga bagong saltat, bagong lipat dyan dahil, nako, baka mabuko yung social experiment natin, di ba? Kahit papano, meron naman na tayong mga nakukuha mga impormasyon galing sa mga taong pumapasok dyan. Medyo ingat-ingat dahil po, para rin sa atin yan. Kumbaga, kung ano man ang inyong mga sinasakripisyo sa mga nandyan sa loob ng UTW, yung pagsasakripisyo nyo, pagpapakita nyo ng kabutihang loob sa kanila, pagpatuloy nyo lang yan dahil nahuhulog na yung loob nila sa inyo.
Yan. Saka ano po? 'Di ba ito itong grupo na to na tinatag para daw sa politika? E di ano pa kaya ang mga kayang-kayang ano niyan, mga kakayanin na itago niyan kapag nasa politika na yung mga tao na yan. Pagpalagay niyo na lang, may nanalo diyan na isang ano, na isang politiko na. Meron ng isang politiko. E di kayang-kaya niyan itago, kayang-kaya niyan magpasama ng isang tao, di ba? Meron silang itatago na mga kriminal. O, tatago nila yan. Susuportahan nila yan. Kasi nga, doon na buo yung kanilang grupo. Hindi nila pwedeng itakwil na sabihin, eh, personal na bagay na yan. O, wala kaming pakialam dyan, sariling buhay niyan. Hindi nila pwedeng sabihin yan. Dahil as long na ikaw ay nandyan sa loob ng grupo na yan, kagrupo ka niyan, kagrupo ka ng kriminal, kagrupo ka ng mga may naagrabyado. Yun lang yun. O. Tapos ngayon, ah, meron nga pala ang nag-tip sa akin. Naku, ito palang isang babaeng ito. May kaso pala to sa ano, sa Malolos. Nako, eh, taga doon pa naman si ano, si Spencer Lacalle, saka taga doon din ako. Eh, papacheck na lang siguro natin kung totoo o legit na meron talagang warrant of arrest doon sa Malolos. Itong babaeng ito, dalawang warrant of arrest. Nako, di, bali magiging lima na yung kaso. Ngayon, di ba itong babaeng ito, si Inday Kamote naman, ito kay Inday Kamote naman. Kaso. Puro kaso. Ano na nangyari? Hanggang ngayon, wala namang supuy na. Mga meron pa development ng kaso. Ano, gumagawa pa ng kasinungalingan. Nagtatagni-tagni pa ng kwento. Ganon ang paggawa nila ng, ano, ng kaso. Hindi yung talagang dadaan sa proseso na magpapakita ng mga ebidensya. Bagkus, ang gagawin nila, eh, ganito po eh, nga ako, kinawawa po ako nito eh. Oh, diba? So, actually nga, meron nga dalawa ng nakasuhan ng cyber libel pumunta doon sa Rectang Connect. No, yung pumunta doon sa Rectang Connect, binalikan pa ni Inday Marie ng, ano, ng kaso. Binigyan, meron nang dumating na supuy na doon sa dalawa. Oh, eh, alam niyo po, dito talaga, makikita talaga, bulok na bulok ang sistema dito sa ating bansa. Dahil nga po, aba naman, saan ka naman nakakita ng ganyan? Isang nagtatago sa mga kaso, nakakapagkaso pa. Diba, nakakapunta pa ng NBI, nakakapunta pa ng DOJ para magsampa ng kaso. Pero yung sarili niyang kaso, yung sariling demanda sa kanya, eh naku, talagang ano, tinatalikuran lang, tinatawanan lang, diba? So, kitang-kita dito na bias ang ating bansa, bias ang ating gobyerno. Kapag malapit ka sa mga nasa pwesto, malapit ka sa mga nasa ano, nasa nakaupo sa pwesto, merong hawak na mga tao, makapangyarihan, eh kahit 10 pang yung warrant o pares, kahit 100 pa yan, hindi ka mahuhuli. 'Di ba? Ganun lang 'yon. So, dito katulad nito. Mga inilalabas ngayon ng mga tao. Mga tao na po ang nagsasabi sa atin, mga tao na ang nagtitip sa atin ng mga kung ano ang nangyayari dito sa loob ng UTW. So, ngayon nalalaman na natin. Talagang tinatraidor na sila ng mga taong nandoon sa loob nila. Pinapasahan tayo ng mga ano, ng mga dokumento, pinapasahan tayo ng mga picture ng mga taong nandoon sa kanila. Kaya hindi na ako nagtataka ngayon eh, kung bakit maraming nagpupulasan, maraming nag-aalisan. Yung iba naman, nag-i-stay ngayon dyan sa UTW para makakuha ng, ano, ng impormasyon. Nako, hanggang saan hahantong ang laban ninyo kung kayo-kayo mismo ay nagtatraiduran? Mabuti na nga lang at meron ng mga ibang nakalabas, yung katulad nun, yung Laser Vision Team na mga kumawala na. Dahil nga hindi na maatim ang nangyayaring panghihingi ng donasyon para maprotekta ng isang kriminal, ang isang nakaagrabyado, isang nakapatay. Pagtatago sa isang nagtatago sa batas na kumalaban sa korupsyon gamit ang Wikipedia, ang isang Inday Kamote. Diyos ko! Inday Kamote, huwag kang masyadong pakampante na ikaw eh ganyan lang habang buhay. Alam mo naman na digital ang karma. Alam mo naman na ikaw ay meron ding mga kaso. Ingat-ingat ka. Baka merong mga nagpo-push dyan para ikaw ay madampot na at ma-serve na sa'yo yung warrant of arrest mo. Yan, katulad nyan, yung isang bago mong kaibigan, yung bago mong ano,
kaplastikan, eh naku, dati yan na nagtuturo kung nasaan ka, eh mag-ingat-ingat, ganyan. Ganyan ang laro, ganyan ang laban. Ganyan ang laban nyo. So, yun, maraming maraming salamat. Sana dito sa mga nakapanood sa akin, maging vigilante po tayo at maging mapagmatsyag. Dahil po, naku, delikado na po talaga sa ating bansa. Dahil yung mga wanted, sila pa po yung mga lumalabas sa social media, sila pa po yung mga napapanood nyo na nagmamagaling, nagmamatalino, at talagang naglalakas-lakasan sa social media. Sila pa yung mga may kaso, sila pa yung mga matatapang. So, ganyan po. Sana nga eh, talagang ano, talagang lumabas palagi sa social media para ma-monitor ng mga naghahanap sa kanya. Yan. So maraming maraming salamat po. Bye-bye. At kita-kits po tayo sa susunod ko na live mamayang gabi. Kita-kits din po tayo sa mga susunod ko pang vlog. Yan. Huwag niyong kalimutan yung ating Mayaman Challenge, Pangkabuhayan Showcase, at Mayaman Challenge, tablet and cellphone for the youth. Yan. Pakisuportahan niyo po para sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po. God bless us all. Mga kaibigan dyan. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't. What's up mga tropa peeps?